Once again, good day. Continue ta sa tuang kuno sa tuang next part sa tutorial. So today ang atong himuon is mag set up og DHCP nga role sa server. Okay? So last time is nag set up tag Active Directory Domain Services og DNS together sa pag-create og kanang user o kanang organizational unit. So karon, mulagin ta sa admin. Okay. Okay. So mag-install ta og bagong role karon. Mana to ang DHCP. Okay. So roles, add roles, then next select na to ang DHCP server. Then click next. Next. Okay, so mo ni ang kato ang IP address sa tuang server. Tapos ang DNS niya. Okay, okay na siya. Pwede rin po itong kuno katong 192 192 kani siya. Pwede rin na siya. Pero much better nga atuan na lang siguro ng ilisan, wait lang ha. Ilisan na siguro na to para wala conflict since kinakonect naman ang client na to. Okay. Ilisan lang nato na siya. $190, $160, $101. Okay. Those. Okay, add roles na balik. Next. Then DHCP server. Okay, click next. 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 Okay, so muna niya kung ano. IP address server. Valid siya. Click next. Delaying aside is wins is not required for application on this network. Okay. So next lang. Then delay. Wait lang ha. Okay na. Next lang. So add the delay. Delay na niya kung ang kanang important part sa pag-add role sa DHCP server. Wala na ito, Dre, CCS lab. CCS users. Ano lang, CCS users. So, nga ito ang kuno, IP address, Dre, pag i-check na ito siya, kaya para wala conflict na may tabo. Pag i-check na ito siya, di ba nga itong IP address is nag-start sa 1, tapos ang itong client na ito is ang 2, di ba? Tapos ang gateway na ito is 10. So, ang starting na lang IP address na to dire para wala conflict, dili siya marabitaw magkatibulaag. So, mag-start ta dire sa 192.168.100.20. Okay? Dira ta mag-start. Tapos mag-end ta sa 192.168.100.50. Ana lang. Okay, so leave as default na nato ni ward list duration with 8 days. Okay, ang subnet mask, tama rin na. So, ang gateway, i-leave lang natin as default. Okay, optional lang. So, okay na, click na itong okay. Then, select, then click next. Enable DHCP B6. So, ito lang siyang disable sa kanina part. Click next. Then, during a part, next sa gihapon. Use current credentials. Next, and then, install. Okay, pagumanan eh, try na to siya i-dynamic ang ato ang client. Tapos, ang mag-provide ana og IP, si server, ang server na to. Okay? So, pero balik ko na nato siya sa katong static IP address niya before. Itong original niya nga static IP.
For checking purposes, nga gaganang ato ang DHCP server. Nga si server mo'y nag-provide o IP sa mga client. Manay purpose na niya. Okay, so, meaning sa DHCP, by the way, Dynamic Host Control Protocol. Okay. I hope tama ko. Ay, sorry. Dynamic Host Configuration Protocol. Sorry, guys. Okay, so ako lang na i-post para mas madali. Okay, so installation succeeded na ta. So, click na itong close. Okay, so naana tayo DHCP server. Okay. So, may balaan na ito na ang mga na-connect nga devices. Pag i-click na itong DHCP server, ito na i-expand. Wait lang nga nag-loading. Okay. Expand na ito na siya. I-expand po na ito na servercss.com. So, dito ito sa IPv4. Tapos, i-expand na ito ang scope. Ako lang ni-iigo na. Spread. Sa address leases na din ta. Sa address leases, if na ay dynamic nga ay ang IP nga na-connect, dire siya makita. Okay? So, to prove that, ato ta sa tong client. Okay? Ito ta sa tong client. Login ta sa katong. Ah, sorry. Wala mo din ni password eh. Siya password. Okay. So, ato a siyang i-connect as dynamic. Okay? Connect na ito siya as dynamic. Ato ang tantangon ng iyahang IP address ani sa client. Okay. So, ako sa ni-obtain, balik ko na ito na unya ang kanang iyahang IP address. I-obtain ako siya. Okay. Okay, not responding pa. Wait lang ta. Okay, close. Refresh lang ta. Ato ta sa server. Close na to na. Refresh na to. Check na to balik. Ito na i-close. Refresh ta. Open to balik. Sorry, features ako na select. Sa roles ta roles. DHCP servercss.com. Tapos sa scope. Ano yung scope ka itong game mo? Ganiya. Kana siya. CCS users. Tapos address leases. Okay. So sa makita ninyo, si COM1 connected. Muna niya ito ang client. Diba? Ganiya nga static pang IP address na ito. Dili siya connected. Kaya naman tayo i-assign yung IP. Which is dili equal ani nga scope. Sa kuno sa mga IP addresses nga gimo nato sa tuang kuno sa tuang DHCP. So gimo nato siyang dynamic, i-connect nato siya automatically obtain ang iyang IP. No karon diri siya makita. Okay? So na if ever i-ask mo sa kuno sa assessor asa man imo ang DHCP nga server nga role ana. Okay sige, pakita sa ko ang mga connect ang kana na connect ang kanang kanang client dira sa imong server. Dili makita sa address leases ako no sa DHCP server. So kinahanglan imo atong i-set as dynamic ang kaning iyang IP. Okay? Pag if ever nga mag-asa ang assessor nga kuno kanang lantaw niya.
So ipakita na po nimo. Pakita na po nimo nga wala ka nag-set og static IP address, dynamic na siya. So ang iyang IP address is 190.160.120. I-prove na to nga tama ba gyud ang IP. So ato ta CMD, type ta CMD. Okay. So pag mag-IP config ta, sorry sa host siya naka-connect. Wait lang ha. Wait lang po, saan ako? Okay, so continue ta. Nagka-problem ko sa kuwang class, sa kuwang virtual network. I mean, sa virtual machine ako. So it should probably mag-display gud siya kanang exact nga kuan no. Exact IP nga gi-provide sa atong DHCP, which is kani siya supposed to be sa DHCP server. Okay, address leases. Kani siya dapat mo nang pinakauna. Which is, well, we all know nga ang naka-connect, ang name is si com1 nga css.com. Na wala man tayo laing client, which is ang pangalan sa tuang PC is understood com1, di ba? Na. Mga na pangalan sa PC na to. But the problem is, nakakuikon sa akong virtual network na gihimo sa akong virtual machine. So, dili niya ma-reach ang server for the meantime. But sa actual gyud nga kuno no, nga checking or testing ug unsa ni iyang gi-provide diri nga IP, mo ni dapat ang mag-gawas diri pag IP config nato. So mo tong problem din niya. If you should check again sa iyang IP address, lahi ang iyang i-provide kay nag-conflict ko sa kuang kuno, sa kuang virtual network ang gihimo. Okay, tanaw ba ninyo? So lahi siya. So nga na lang ang importante nga mapakita niyo sa kuno nga na-connect dira si com1 ang kanang inyong client. Okay? If ever nga mag-check ang assessor. Okay, so mo na ang pag-install sa DHCP. Mora na inyong himuon sa DHCP. Okay? So na tay tulo ka role nga na-install, which is ang Active Directory Domain Services, ang DHCP server o ang DNS server. Okay, so muna ang tulo nga nauna na to. Kani. So karon, sa next part, ang ako ang i-discuss na po is folder redirection. Folder redirection o ang pag-login sa user nga ito ang gi-create. Gikan diri sa katong gima na to last time. Katong sabi ni nga CCS department. Okay, so sa CCS department ang naka-create user nga pangalan si Juan de la Cruz. Now karon si Juan de la Cruz mo na tong i-login dito sa atong client dire sa Windows 8 unya later pag kon na sa next tutorial na. So as we all know nga ang details ni kon no, ang details ni Juan, yung logon name, ang account niya is com1. So, muna gamitin na itong username pag-login niya. Okay? So, for the meantime, ang kanang yung user lang, ang username lang niya is com1 lang. Na so, pag mulagin taon niya sa com1, nakabutang ano si MPC ni as iyang username niya, may mo na siyang, instead of user 1, may mo na siyang si Juan de la Cruz. Okay? Even sa user account din niya, sorry. So, malang to sa kaning DHCP. So, next will be the folder redirection and pag-login sa user account gikan sa organizational unit na itong gihimo. Okay, so that's it. Thank you for listening.